man, this week, last Monday, nakatanggap ako ng early ng sa umaga, nakatanggap ako ng tawag galing sa tatay ko na meron daw masamang balita. Masamang balita na hindi ko inakalain na dumating sa punto na yun. Sinabi niya, kasi hindi ko nasagot kaagad yung tawag niya, so ako na yung nag-follow up ng tawag. Sinabi niya na maalam na daw yung tita ko, yung kapatid, nakakatandang kapatid ng papa ko. So, ang hirap kaya sa sitwasyon na to. Namatay siya sa edad na 58. Alam mo, ang hirap na mahirap sa feeling, lalo na ganyan, ang hirap na hindi maipaliwanag kung bakit, di ba? Ganun talaga yung buhay ng tao. Yung worth na isang tao, men, once na wala na siya, doon mo pa siya usually mararamdaman, di ba? Ako, lumaki ako na alam ko yung ugali ng tita ko. Since bata pa ako hanggang ngayon, yung nawala na lang yung tao, men, umabot na lang sa punto ba na wala, puro na lang pagsisikap sa buhay yung ginawa niya. Ni ewan ko lang kung minsan nakatikim ba siya ng buhay na medyo angat. Alam ko yung tita ko, nawala na lang siya, na inabutan na lang siya ng time niya, na puro na lang pagsisikap yung ginawa niya, hindi lang sa pamilya niya, kundi rin pati rin sa mga anak niya. So, ang hirap po ng ang hirap ng sitwasyon na ganun, na sa buhay mo hindi mo man lang natikman na sumagana yung buhay mo. Hindi mo naranasan, men. Ako, nagsisikap ako ng todo para man lang, kasi ako, hindi ako mahihiya magsabi na sobrang hirap namin. Isa rin ako sa mga halos walang makain dati. Pero lumalaban pa rin sa buhay, di ba? Sa mga sitwasyong kasing ganito, di ba kung pwede pa lang gawin ko ang lahat para mas ma-experience nila yung mga hindi nila na-experience before. Pero wala na eh. Tapos na. Naabutan na siya ng time niya. Ang hirap isipin na bakit ganon, bakit ganito tayo, ganito yung race ng buhay natin. Sa tita ko, kung saan man siya ngayon, nakapagpahinga rin siya. Kasi alam mo, men, yung time yung nakikita ko, wala na siya ibang ginawa kundi magtrabaho, di ba? Yung mga, may mga pangarap siya para sa mga anak niya na natutupad rin niya. Siguro masaya din siya sa ginagawa niya, na nabibigay niya yung, kahit malalaki na yung mga anak niya, may mga asawa na, tinutulungan pa rin niya para, ganun talaga yung nanay. Tinutulungan pa rin niya para, halimbawa na lang, yung panganay niyang anak, na pinsan ko, buo, nabigyan niya yun ng, sa pagtatrabaho niya, kinuhanan niya ng motor, hanggang sa natapos ng bayaran. I don't know, sa iba pa niyang mga ginagawa,
Alam mo yung ganun, men, yung manay ka. So nakita ko lang na ako may sarili akong mama, yung mama ko, papa ko. Masaya ko dahil ngayon, nandyan pa sila ngayon. Na-experience pa nila kung ano man yung blessings galing sa akin. Napapadaloy ko sa kanila. Amen. Ang laki ng realization ko sa nangyaring yun. Diba? Ako may mga anak na rin ako. Nandito ako ngayon sa Metro Manila. Pero yung mga anak ko, di ko kasama. Dahil nga, iwalay ako sa previous kong partner. Which is, ang yung mga anak ko nandun sa side nila. So, mahirap mag-build ng ganitong sitwasyon. Pero ang dami kong na-realize, at na-realize ko pa na life is too short talaga. Ganito kasi ang rules para sa pananaw ko. Siguro kung pinanganak ka na mahirap at namatay ka din na naghihirap ka, mahirap ka din, siguro kasalanan mo na yun. Kasi pwede mo namang gawin lahat habang buhay ka pa, or ano yung pwede mong diskarte sa buhay para mas guminhawa yung buhay mo. Nasa sikap lang din ata yan. Pero natutunan ko sa life ng tita ko, since wala na siya, si yung pagmamahal niya sa mga anak niya, di matutularan, men. Yung mga ginagawa niya para sumaya din yung mga anak niya. Diba? Siguro hindi tayo pare-pareho ang mga iniisip kung ano yung mga pangarap natin sa buhay na gusto natin matupad. May mga tao kasing self-esteem, mababa yung self-esteem or yung tingin nila sa sarili nila. Na gusto nila, ganun na lang siguro, ganun na lang siguro yung buhay nila, dyan sila pinanganak, dyan din sila mamamatay, ganun estado, ganun din yung... Men, hindi ganun yung buhay. Ang daming aspect sa buhay na pwede mong i-explore, pwede mong i-level up yung sarili mo kung saan hanggang saan ang kaya mo. Yung poor mentality ng isang tao, isa rin siya nagdadrag sa'yo, paibaba. Huwag kang matakot kung anong gusto mong gawin sa buhay. Gusto mong mag-excel ka sa buhay mo, gumawa ka ng paraan. Ako, marami akong iniisip na while growing up, while times changing, di ba? Gusto ko ganito yung mangyayari ko, ganyan-ganyan yung gagawin ko. Ang challenge kasi sa akin, nakaka-relate kayo sa akin, tulad sa akin na isang tatay na rin. Diba, paano mo papag-aralin yung mga anak mo? Di ka ba mahihirapan? Diba? Ano yung mga pwedeng gawin mo para paghandaan yung mga bagay na yan? Diba? Ipang basically nga, yung pag-aaral ng mga anak mo. Kasi pag sinabi natin education, pag-aaral, gagastos ka talaga niya. Diba? So blessed ako dahil buo pa yung parents ko, andyan pa sila. Tinawagan ko yung parents ko, yung nanay ko at saka tatay ko kagabi. Kinausap ko sila. So masaya ako na nandyan pa sila, na i-experience ko pa sila. Dahil lahat tayo talaga, darating yung time na mawawala na din tayo. Susulitin natin yung mga panahon na nandyan pa sila.
mahalin natin sila, gawin natin kung anong maitulong natin para sumaya din sila. Diba? Ako, minsan na ako makakauwi sa probinsya namin. Kaya sa cellphone ko na lang sila, natatawagan. Ako, communicate ko sila. Habang may panahon pa, para sa inyo mga men, mahalin niyo yung nanay niyo, huwag niyong pabayaan. Huwag na huwag niyong pabayaan yung mga nanay, yung mga parents po natin. Pinaruga nila tayo, hanggang sa lumaki tayo, nagkaisip tayo. Ngayon na ikaw na naman ang nasa katayuan mo na kaya mo gawin lahat, bumawi ka rin sa kanila. Ganun yung cycle ng buhay mo. Ako, pinaghahandaan ko yung mga time na darating na mag-aaral na yung mga anak ko. Yung mga gastos na yan. Challenge yan para sa atin mga men. At ngayon nakikita ko sa sarili ko na mas bigyan ko pa ng halaga yung mga time na andyan pa sila, nakakasama ko pa. Kaya yung mga tulad sa akin na andyan pa yung mga parents nyo, huwag niyong aksayahin yung time na nandyan pa sila, kasama pa natin. Asayahin niyo yung parents niyo. Ipagpatuloy niyo yung mga pangarap nila na hindi nila natupad. Huwag niyo silang babayaan. Ipakita natin sa kanila yung support. Sa kahit anong bagay na kaya natin. Ganon din tayo sa mga anak natin, sa tulad ko na isa na ding tatay. So, huwag po nating pabayaan mga anak natin, men. Mahalin natin, arugain natin. Ganon din sa mga parents natin. Nang sa ganon, men, hindi sila magsisisi kahit tumanda man sila na puro na lang pagsisikap at para na lang sa atin, sa mga anak nila, ang ginawa nila pa sa buhay nila. Masaya sila. Ngayon, nandyan ka, nandyan tayo para pasayahin natin yung mga magulang natin. At salamat sa panonood nyo. Huwag kalimutan po mag-comment. Babasahin ko po yung mga comment nyo. Please like na din kung nagustuhan nyo yung video na to. Para to sa mga nagmamahal ng magulang, nagmamahal ng mga anak. Salamat sa panonood.